Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po yung lingkod, ang Provinciano Vlogs. Mga kababayan ko, nais ko pong malaman nyo na ang aming bayan ay dinarayo ng lokal na turista maging ang mga dayuhan. Lalo na po ang rodeo. Tuwing pista po ng Campiles Bukid noon, February po, ang rodeo po ay kompetisyon ng mga magagaling at matapang mga cowboy. Paunahan po ng paglaso ng baka. At kung sino po ang pinakamabilis within the time durations, siya po ang mananalo sa lahat. Binubuo to ng maraming team sa iba't ibang lugar sa amin, sa probinsya namin sa Bukidnon. You can find here the finest cowboy in the Philippines, only here in Bukidnon. Kortesiya po sa pagbangkit ko sa pangalan ni Sir Pulo Pascual and Ma'am Angel Oxen po. Dito po sila nagsishooting sa Bukidnon po tungkol po sa buhay ng cowboy. At saka pagbanggit ko sa pangalan ni Sir Sam Melby, Ma'am Kisi Concepcion, kung saan doon sila nagsishooting po sa Forest Park, Dahilayan, Manolo Portage, Bukidnon. Itong lugar po ay dinadayo sa mga local, national at saka foreign tourists po. Mahihingin ako ng kortesiya sa lahat ng mga picture ng mga cowboy at saka sa Del Monte Philippines admin, kung saan sila yung presider at saka sponsor sa mga larong ito. Kaya mga kapobinsyano, mga kababayan ko, pinopromote ko po ang aming lugar, Bukidnon, Land of Paradise, Capital Pineapple of the Philippines, home of the finest cowboy. Dito lang po makikita sa aming bayan ng Bukidnon po. Marami din po kami mga pasalubong ng bayan para sa ating mga kapamilya, mga kapatid. Dito po ang pinakamatamis na pinya po. Yours truly po, horseback riding. 6 kilometers, kukunin ko lang ng 15 minutes. Hindi masyadong mabilis na takbo, dahan-dahan lang. Kasi po, kung sumubra ng capacity ng kabayo, may posibilidad po na mamatay yung kabayo, mga kaprobinsyano, mga kabayan. Kaya alagahan din natin yung kabayo dahil malaki ang tulong po to sa transportasyon, lalo na po kung umuulan, madulas ang daan, walang problema po sa kabayo. Pero sa mga motor at saka mga sasakyan, delikado kasi madulas po. Pero sa kabayo, walang problema. Sa gustong sumakay ng kabayo at hindi pa po nakasubok, huwag po kayong matatakot kasi mas matulin po yung kabayo kaysa baka at saka labaw. Mas madaling sakyan ng kabayo, matulin po. At saka tingnan nyo yung dalawang tainga, kung papunta ng kanan, papunta ng kanan yan. Pag papunta ng kaliwa, papunta ng kaliwa yan. Kaya tingnan nyo mabuti para hindi kayo mahulog. Kaya kung tingnan nyo sa Intramuros, may ano po yung mata nila. Kasi po para hindi biglang magulat kung may dadaan sa sasakyan. Yan po ang purpose ng takip sa mata ng mga kabayo. Tips po at payo, huwag po kayong lalapit sa likuran ng kabayo kasi may mga kabayo na malito,
maninipa po yun at saka malakas at masakit po yun kasi tingnan mo yung horsepower na mabilis at saka malakas. Kaya iiwasan nyo yung sa likuran at saka po dito sa ilang sa bibig, minsan po yung mga kabayo ay malito, mangagat po yan sila. Kaya ingat-ingat lang po. Tungkol naman sa pagpatakpo, tadyakan mo yung tiyan ng mahina at saka tatakpo na po yun. Sa pagpahinto po, hilain nyo lang rinda at saka hihinto yun. Pag kanan, papunta ng kanan yung rinda. Pag kaliwa, papunta rin ng kaliwa yung rinda. Ganyan lang po kasimple. Sana po may natutunan kayo sa kunting tips tungkol sa pagpatakbo ng kabayo. At maraming salamat po. Shoutout ko pala sa lahat na nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po. God bless you all. See you next time. Thank you very much.